So ito yung entrance dito mga kabayan, ano. At dapat po dala po ang inyong vaccination card kapag pupunta po kayo dito, at dapat fully vaccinated po kayo. So ayun, may mga ano dito, mga mainstream media, may mga maglalay. This is a TV5. Yung maging entrance. Oh, andito rin po yung mga kasama natin, mga vlogger, no? Andito sila, no? Oh. Bali, ito yung maging entrance, mga kabayan, no? Ayan. Manila Biwak to Lumait Beach. Kabayan, no? Kung mapapansin nyo, hindi ganun karami ang tao ngayon, no? Kasi limitado po ang pagpasok dito. Bali, bawat batch 300 katao lang po ang pwedeng pumasok. So tapos meron silang 1 hour na pwede sila mag-stay dito sa loob, then labas na. Tapos 30 minutes pag nakalabas, saka uli magpapasok ng panibagong batch na 300 katao. So ayun mga kabayan, no? At sa lahat po ng pupunta rito mga kabayan, dapat po dala po ninyo ang inyong vaccination card, at dapat fully vaccinated po kayo para makapasok po kayo dito. At dapat bawal po ang 12 years old below. Yun. So ayun mga kabayan, ano, mapapansin nyo, marami pong mga mainstream media dito. May GMA7, PTV, tsaka SMNI. Yun. Kanya-kanya dito, ano, sila ate, oh, gaano kanya-kanya photoshoot. Yun, ilan po tayo TikTok, no? Dito sa mga kabila natin, puro mga ano, puro mga mainstream media. Ayun mga kabayan, ano, hindi siya maganda maglakad-lakad rin, no? Kasi hindi siya siksikan, ano. Ayun. Okay. Uwi ka na rin? Yeah. Specifically, iniiwasan natin yung routing talaga, no? Because as well, no, we are in the pandemic right now. And we're able to, ano, to improve the system. Like with that, nilipat natin actually yung entrance dito sa kabila para to free up itong space between the gate nearest the bridge na naging major concern noon. So magandang effect. And yung pila galing from the southern portion. So malaking effect. Kung makikita nyo, smooth yung takbo ng traffic. Wala masyadong sa harap. And everybody is very observant of the queuing system. Yeah, among others, as I said earlier, bawal yung pets, foods and drinks, bawal din yan. And the rest, yung mga ano, pagdating dito, we still have to maintain yung social distance. And bawal ng littering. And of course, yung pag-collect mga dolomite, bawal din talaga. So, and everybody is ano, encourage to smile and enjoy the beauty of nature. Yes. As of now, hindi pa pwede, but we hope in the future we'll be able to. Then ultimate objective natin actually is
maging swimmable tong area natin. But we have to comply with all the necessary requirements para naman all systems for us all here really to be safe and secure. So yung ano, yung mga bata, pwede po mga bata? Ang mga bata, 12, hindi, pwede ang bata na above 11 years old because we have specific guidance is 11 years old and below, bawal. This is in line with ano naman, with those na to be vaccinated in 12 years old and up. So, I think specific guidelines right now about children, 11 years old and below, bawal. At sir, kailangan bakunado na yung bata kahit 12 years? Yeah. Yes, ang comfort room actually, magandang comfort room natin dito, but as of now, may mga additional requirements tayo na hindi pa natin pwede open for public, but in due time, we hope na in due time, we'll be utilizing yung ating magandang comfort room, but for the consumption of the public, we have portalets available, new portalets available doon sa kabila. Solar panel. Understand it's solar panel. Yeah. Yeah. I'm a director Sumilia of the Environmental Law and Protection Service. I retired the military officer. Kasi today being a weekday, anong special preparation for the weekend? Saturday? Yeah, as of now, it happens na open tayo today up to tomorrow. Yes, sir. So, wala pang weekend on. Close tayo after that. We'll stay open up to tomorrow, na? Open siya ngayon. Oh, yeah. 30-31. Wala. 30-31-1. Martes na lang. Martes, yeah. Pero, everyday na yun. Pero talaga. Yeah, and as per ano natin, we have one day a week na ano, maintenance. Anong kailan yun, sir? Very important. Mas ideally, siguro, every Friday. Anyone?